matapos masuwag ng alaga niyang kalabaw ang isang magsasaka sa Calauag, Quezon. Winasak naman ang ipo-ipo ang nasa 30 bahay sa dalawang bayan ng Camarines Sur. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Darlene Kai. Pinagiyam kita naman. Makikita sa video na yan ang pamumuo ng ipo-ipo sa Camarines Sur. Ayon sa mga residente, 3 barangay sa mga bayan ng Kanaman at Libmanan ang dinaanan ng ipo-ipo. Aabot sa 30 bahay ang nawasak. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan para may pansamantalang matuluyan ang mga pamilyang nawala ng tirahan. Hailstorm naman ang nanalasa sa Calamba City, Laguna. Sa kuha ni newscooper Michael Agalot, makikita ang buhos ng malakas na ulan kasabay ang maliliit na butil ng yelo. Tumagal ang pag-ulan ng yelo ng 7 minuto. Sa Calauag, Quezon, Patay matapos suwagin ang kanyang sariling kalabaw, ang magsasakang si Roberto Panaligan. Ayon sa pulisya, ipapastol sana ni Panaligan ang kanyang kalabaw para makakain ng damo. Pero bigla na lang daw itong nagwala nang makakita ng isang babaeng kalabaw. Doon na raw sinuwag ng kalabaw si Panaligan. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima tungkol sa insidente. Pero plano raw nilang ipamigay ang kalabaw. Isang truck na puno ng mga ilegal na troso ang nasabat sa Kawayan City, Isabela. Nakatanggap daw ng sumbong ang mga pulis sa may truck na naglalaman ng mga ilegal na troso sa barangay Alikaukaw. Kaya naglatag agad sila ng checkpoint sa mga pwedeng daanan ng truck. Naaresto ang mga suspect na sina William Abu at Gilbert Baroka habang nakatakas naman ang driver ng truck. Wala pang pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Revised Forestry Code of the Philippines. Sa mga naghahanap naman ng mapapasyalan ngayong papatapos na ang summer, pwedeng dayuhin ang Tondol Beach sa Anda, Pangasinan na Malaboracay ang White Sand Beach. Malapit din ito sa Tanduyong Island kung saan maaaring pa-enjoy tuwing low tide ang sandbar doon. Para marating ang isla, kailangan munang magbangka ng 30 minuto. Sa Santa Cruz, Ilocos Sur, tampok sa isang pista ang karera ng mga kalabaw. Kinigiliwan ito ng mga manonood sa barangay Villa Garcia. Isinagawa ang karera para maengganyo ang mga magsasaka na patuloy na mag-alaga ng kalabaw. Darlene Kai, GMA News.